Hello guys, good morning. It's Sunday today. So may project pala tayo ngayon. Magpapagawa tayo ng kubo kay Kuya Motet para sa ating mahal na mga fur babies, sina Matcha, si BLK, and Cream O. Sinimula na pala ni tatay kumuha ng kawayan last week. So hindi ko alam yun. Kaya nakaready na pala yung mga kawayan. Kaya kung mapapansin nyo, nakapagputol na si Kuya Motet. Ayan, nakapag-ayos na. Nakapaglagay na ng halige. Meron na rin tayong buhangin at simento na nakaredy sa labas. Kaya bahala si Kuya Motet gumawa ng kubo at ako naman maghahakot ako ng buhangin sa labas papasok dito. So makikita nyo guys, inaayos na ni Kuya Motet yung pinaka-flooring niyan. Nakapaglagay na siya, nakapaglagay na ng halige. Okay guys, so maliban nga pala sa kubo, lalagyan din natin ng mga harang yan para makapaglaro sila sa labas. Maglalagay pala tayo ng konting space para makatakbo sila Matcha dyan sa area para magkakaroon sila ng physical activities. Mas okay kasi sa mga poodle yung nakapaglaro sila, nakapag-release sila ng energy. So dun sa damo na yan, kukuha pa tayo ng extra space para makapaglaro-laro sila dyan. Yan, napapansin nyo si Matcha, so excited na yan. Excited na yun. Ayun si BLK. Nakatali kasi dyan si Nakatali si Cream O. So excited na yung mga yan. So gagawa tayo. Kaya check nyo na lang guys. Panoorin nyo na lang kung paano namin gagawin to. And actually si Kuya Motet lang talaga gagawa yun . Panoorin na natin guys. So bye-bye nyo na lang to guys. And sana maging magandang result. See you guys and ciao. Tapos tayo kumain. Ang bahay nila Matcha. Sit back.
sounds good to me. Time to loosen up. Oh, it's time to loosen up. Sa part na to, may makikita kayong makulit na bata. Ayan na. So, di natin matapos yung ating vlog. Tira natin ng tubig si Kuya Motet para sa paggalong si Monica. Iningal pa ako. Hence, Kuya Motet gagawa ng bahay nila Matcha. Mga aso natin. Sila Cream O at BLK. Tignan natin magiging final result. Naging ang final result dun sa paglalagay ng semento. So lalagyan natin ng pangharang dito para makapaglaro-laro yung mga aso, and then plan ko is lalagyan natin ng net para may space din sila para makatakbo-takbo, siguro hanggang abukado net po close natin dyan para pwede silang gawin nilang playground to. Yan, so hindi pa tapos, wala pa siyang bubong, wala pa siyang harang, so pero mukhang maganda na may kakalabasan.